Ang aparisyon ng ilang berhen doon sa Fatima sa Portugal ay isang historical na kaganapan sa buhay ng simbahan. Sapagkat pinili ni Maria ang magpakita sa mga batang pastol ng Fatima upang ibigay ang mensahe na nagmumula sa Diyos. Mensahe ng pagbabalik-loob ng bawat isa sa Diyos. Sa kanyang pagpapakita doon sa tatlong batang sa Fatima, ibinigay ni Maria yung simpleng pamamaraan, ang magdasal at magsakripisyo. Hiningi ni Maria yung debosyon sa Santo Rosario para sa pagbabago ng bawat tao. Yung debosyon na iyon ay kaagapay ang sakripisyo. Ano yung sakripisyo na hinihingi ni Mama Mary doon sa tatlong bata? Ito yung sakripisyo sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Pag sinabi nating pagsasakripisyo sa ngayong panahon, para bang weird pakinggan, boring pakinggan, para bang wala yan sa isip ng millennials. Sudo kaya yon? Hindi. Dahil sa yung sakripisyong hinihingi sa atin sa ngayon ay sakripisyo na aayon din sa panahon ito. Madalas nakakaligtaan natin ang pagdarasal dahil sa nagkakaroon tayo ng oras sa kung ano yung mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng temporaryong kasayahan. Kahit nga yata pagkain ay nakakaligtaan. Hindi yung sakripisyo. Ang sakripisyo ay para mas mapabanal yung tao. Kung madalas tayong gumamit ng cellphone natin para sa pag-TikTok o kung ano pa mang gawin sa ating mga gadgets, best TikTok is let God talk to us. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pagdarasal, hindi lamang ito yung devotional prayer na paulit-ulit tayo magsasanto rosario. Pagkatapos ng pagsasanto rosario ay wala na. Pangalawang bagay na pwede natin gawin, let us talk to God. Sometimes we enjoy talking to somebody sa phone. We create this virtual encounter, but there is more than that, spiritual encounter. Let us go to the basic. Let us talk also to God. Hindi yan virtual, kundi yan ay spiritual. There is no virtual in us when God created us. There are no chips that are connected sa phone. There is the spirit in us. Don't forget, first of all, we are not only physical, we are also spiritual being. That God created us with the spirit. And let us nourish that spirit in us. Otherwise, matapos man itong quarantine na to, we are still being quarantined because we don't really realize what imprisons us. And the third is to be with the family. To be with the family is not only physically present, but also really involving in the family matters, activities. Tumulong tayo sa mga gawaing bahay. Tumulong tayo sa paglalaba, paghuhugas, paglilinis. Let us exert effort in helping one another. Let us take advantage of this. Kasi kapag naging parte na yon, kahit wala ng quarantine, gagawin natin yung mga bagay-bagay na yun na ikabubuti ng ating pamilya. Ang pagsasakripisyo ay isang gawaing pagpapabanal. Imagine if everybody will allot a particular time so that God can talk to us. Tayo din ay naglalaan ng oras para kausapin ang Diyos at tayo ay naglalaan ng oras para maging involved sa family. There will be a proliferation of good people. There will be a multiplication of holy people. And there will be many saints. Not only Francisco, Jacinta, maybe soon Lucia, at ikaw at ako pwedeng maging banal. Dahil tayo man ay makasalanan, we are created to become